in a factual manner na walang bias. Ito yung bias ko. Concern ko to sa'yo. Na parang, I think you kind of degraded yourself a little bit. Medyo na-degrade mo yung sarili mo a little bit. From someone na parang sinabi mo yung first impression mo nun sa tao, which is me, sinabi mo yung first impression mo. Tapos nung nakilala mo na siya, parang willing ka na mag-submit, okay naman. Pero yung course mo, andang ialay lahat para lang bumalin. Di yung lahat, okay siya. Yun nga yun. Pero have some pride in yourself too. Huwag kang panghihinaan ng loob. Regardless kung magkalat ka o hindi. Kasi people have good days and bad days and sometimes you really fuck up. Okay lang yun. Okay lang yun if you fuck up. But ang hindi okay, yung parang hanggang dito lang ako. Yung mentality na yun, hindi ka ganun eh. Hindi kasi hanggang dito lang ako eh. Ikaw yung artist na gusto pumunta ng Eiffel Tower para sa kaibigan mo. And para sa akin, hindi siya always a student kind of mentality. And hindi siya, I mean, hindi ako yung bata lang ako kind of mentality. Hindi lang ako yung alalay ng hari ng busking kind of mentality. Una sa lahat, sino bang hari ng busking? Now, sigurado kong hindi ako yun eh. Alam mo yun? So, feeling ko, yung buong thought ng kanta, kung paano mo siya kinalaga, is something that you are feeling right now. Pero I think it's also my obligation to tell you that you are so much more and you deserve better. And you're coming from a wrong kind of perspective na hanggang dito lang ako, bata lang ako, blah, 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 blah. Okay sa akin yung nakapagsulat ka ng kanta na hindi hugot. Ang hindi okay sa akin, yung mentality ko, saan ka nang gagaling. Kasi feeling ko nga, parang mali yung standpoint nung, parang mali yung standpoint ni Candy ngayon dito ah. Parang konti, kailangan ko iparing ng, tingin ka konti sa salamin. Tapos parang ma-appreciate mo kung nasaan ka dati, tsaka nasaan ka ngayon. Lahat ng mga pinaghirapan mo bilang artist, hindi ka lang ganun eh. Alam mo yun? Parang, hindi, kahit na sabihin mo natin na manager mo ko, tapos artist kita na tinutulungan ka, hindi ko rin sasabihin na alalay ko yan, bla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 bl
pag binabanggit kita, si Kalde may sariling diskarte. Never ko nakita na under ka ng my wing. It's just that parang ako yung tao na pupunta mo sa shop, magbibigay ako ng mapa, go. So I think yung buong cognitive ng kanta, kung paano siya nanggagaling, is wrong. And I think when it comes to songwriting, kailangan kong at least itap yung good side in you para makapagsulat ka ng songs na parang hindi ka madadown. That you have the tendency to be down. You have the tendency na, ako para ayoko na. Parang tinatapad na ako. Parang ayoko na mag-perform sa harap niyo lahat. Pero gagawin ko pa rin kasi parang ito okay. Medyo ganun ka. Na-observe ko yun. Medyo ganun ka. Pero ayoko sanang mawalan ka ng dahilan para tumugtog dahil lang, hindi, ito lang ako eh. Talaga sasabit ako eh. Bata lang kasi ako. So dyan din ako. Di pa naman ako ganyan eh. Blablabla. Pag ganun ka nag-isip, mas madali ka madedrain. Siyempre tutulungan kita para makasave ka ng gas. May mechanism na ganun eh. Ako din, nagedrain ako. Kahapon. Parang sa tangina, parang walang mangyayari. Dito medyo na-down ako. Pero na nangyayari mga jam, nakita ko kayo magtugtugan nila Mix. Ikaw tumutugtugan kasama si Mix. Nakover niya kanta ni Bullet. Exactly what I came for. Alam mo yun, nakita ko yung mga tingkabataan, tumutugtug sila. Okay, parang